Isa mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Kayo po ay nasa munting Hardinis, Sir Mayo Vlogs. Sumaatin po ang kasaganahan, ang kaswertihan na dulot ng taong 2023. Nawa po ay nasa mabuti tayong kalusugan at kalagayan. And for today's update is ibabahagi ko ang limang halaman na napakabuenas at swerte dahil sa kanilang kakayahan sa paghaltak ng buenas, masagana, at hindi nawawala ang mga blessings sa ating buhay kapag inalagaan po natin siyang mabuti. Ang mga halaman na ito ay suggested by Feng Shui na siyang paniniwala sa unang ideya ng bansang China, at base na rin po sa Vashtu ang mga paniniwala ng sinaunang India. Una po sa lahat, ang halaman na ito ay tinatawag na Aglaonema plants, isang cultivar variety ng air filtering at air purifying plants na tinatawag na Snow White. Bakit nga ba hindi nawawala ang Aglaonema plants sa mga halaman na considered Luck and Feng Shui house plants? Dahil bukod sa kanyang angking kagandahan na kapagbibigay ng isang espasyo na buhay, at kapag inilagay natin siya sa ating living room, ito po ang magsisilbing shield at protection ng ating pamilya sa mga bagay na gustong pumasok na hindi maganda, hindi malusog, at yung mga vibrations na masasabi kong hindi kaaya-aya, na siyang nagiging sanhi ng pagtatalo, hindi pagkakasundo, pagkakaunawaan ng mga miyembro ng ating pamilya ay siyang tunay na kanyang sinasala. Ang halaman na ito is napaparami po sa pamamagitan po ng stem cutting po. At nakakatuwa po dahil bagamat napakapayak lamang po ng kanyang postura ay napakabisa sa pag-aalis, pagko-convert ng mga methane gases, harmful chemical toxins sa hangin kagaya ng formaldehyde, benzene, trichloroethylene, at kapag nakapagbigay siya ng isang maaliwalas, presko at natural na oxygen, ito po ang makakatulong para magkaroon tayo ng motivasyon at inspirasyon para mapagtagumpayan natin ang ating mga pangarap sa buhay. Considered air filtering at air purifying plants po. Kaya po wag na po kayong magpawala dahil napaka-bisa rin po neto sa paghaltak ng mga blessing na siksikliglig nag-uumapaw dahil lucky magnet plant po ang halaman na ito. Then dito po guys, isa rin po sa mga variety ng tinatawag na rubber plant. Ito po yung tinatawag na Ficus nana. May English name po ito na Green Island Ficus. Kapansin-pansin po na bagamat napakaliliit po ng kanya mga dahon, ito po ay sumisimbolo din po ng isang magandang kasaganahan sa pera dahil nagsisimbolo o nagre-representa po ang kanya mga dahon ng barya or salapi. At kapag meron ka neto sa inyong bahay, particularly doon sa portion na northeast, ito po ang magsisilbing lucky charm at considered money magnet plant po ang halaman na ito. Napaparami din po ito sa pamamagitan po ng stem cutting, at kapag namunga ang bunga po ng ganitong halaman ay bihira lamang po once in a blue moon, at kapag nangyari po iyon, ito na po ang makapagpapabago ng ating buhay. Ang mga matumal na kaswertihan na ating natatanggap ay patuloy at hindi mababali dahil inalagaan po natin siyang mabuti. At para mas lalong magampanan ng ganitong halaman ito ang kanyang tungkulin sa pagbibigay sa atin ng maraming blessing, ay of course maglalaan po tayo ng sapat na oras, panahon para makapagbigay palalo siya ng maraming anak, supling at bunga sa ating buhay. At pwede din po siyang gawing lucky charms sa pamamagitan po ng paglalagay ng limang pulang laso sa palibot na tangkay ng ating Green Island Ficus nana. Pagpasensya niyo po guys, medyo hindi po magandang aking pakiramdam.
Gusto ko lamang po kayong i-update para naman po makatulong din po ako sa mga plant lover, plant enthusiast na mahilig po sa mga halaman, dahil ang mga halaman po ang siyang tumutulong sa atin para linisin at alisin ang mga hindi magandang elemento na siyang nagiging sanhi ng kamalasan sa ating buhay. Then dito po guys, ang pangatlo po, isa rin po sa mga considered money magnet plant. Isa rin po ito sa mga uri ng photos plant na tinatawag na Enjoy Photos. Ang kaibahan po netong Enjoy Photos Queen Marble at Golden ay ang kanyang mga dahon po ay maliliit lamang po. Ayan po siya. Nakakatuwa po dahil naging malago, masagana po siya. Marami na po siyang supling mga anak ang naibigay. Isa rin po ito ang halaman na to sa considered best in terms of trailing at climbing plant po. Kung kaya naman po, kapag meron po kayo neto sa inyong living room space, kapag ginawa po natin siyang hanging plant, ito po ang nag-aalis ng mga anxiety, conflicts, arguments, at nakapagbibigay daan din po ang halaman na ito para linisin ang hangin. Ang mga ibinabahagi ko po ng mga halaman po guys ay base na rin po sa aking experience at karanasan, dahil bukod sa considered air filtering at air purifying, bonus points po, bonus plus points ang mga halaman kung sila po ay tinaguri ang money magnet, considered lock and feng shui house plants ng taong 2023. Napakalilit po ng kanya mga dahon, ngunit napakagandang ilagay bilang gawing centerpiece attractor, gawing lucky charm, at ilagay niyo po siya mismo sa harapan ng inyong bahay, particularly sa main door, para po doon pa lamang po sa pintuan ay nasasalan na niya ang mga negative thoughts, anxiety, mga palipad hangin, kamalasan at kulam. Sila rin po ang nagsisilbing protection ng ating bahay sa mga gustong gumawa ng hindi mabuti sa ating buhay at pamilya. Then dito guys, hindi rin po nawawala sa top 10 list ang mga Dracaena, particularly ng Sandariana or mas kilala bilang Lucky Chinese Bamboo. Ito po ay napaparami din po sa pamamagitan po ng stem cutting, at nakakatuwa din po guys dahil naging matagumpay po ang aking pagpaparami ng halaman na napakagandang ilagay sa loob ng bahay, na siyang nag-aalis ng kamalasan, ng hindi magandang kapalaran. Kapag inilagay niyo po siya doon sa dining table, ito po ang makapagbibigay sa atin ng siksik, liglig na umapaw na kasaganahan sa pagkain. At para mas lalo pa siyang humikayat ng mga blessing na masasabi kong hindi nawawaglit at hindi napuputol, maglalagay po tayo ng 7 laso sa kanyang mga tangkay para gawin natin siyang centerpiece, attractor at lucky charm. At dito kapansin-pansin po guys na simula po nung inilagay ko siya sa isang malawak na or matangkad na paso, ito na po siya, mas lalo po siyang tumatangkad guys. Ito po, kita niyo po ba? 3 feet na po siya, 1 month old na po ang aking propagation na ito. Isa rin pong halaman na to sa considered air filtering at air purifying plants, dahil napakabisa sa pag-aalis ng kamalasan, ng hindi magandang oportunidad, at considered business houseplant at lucky charm din po ang halaman na ito. Kumbaga all in one ang halaman na ito sa pagbibigay sa atin ng mga blessing na ubod ng ganda, at kapag inalagaan pa natin siyang mabuti, ito po makapagbibigay sa atin ng mga biyaya na masasabi nating ipagpapasalamat natin habang buhay. Kung kaya naman, huwag na po kayo magpawala. Bagamat napakasimple lamang po ng ganitong halaman, is nagiging trending po sila dahil sa kanilang kakayahan sa paglilinis ng hangin. Kinoconvert po nila ang mga harmful chemicals sa isang napakalinis na oxygen na kinakailangan po natin para magkaroon tayo ng mas lalong motivation para magampanan natin ang ating trabaho ng kaaya-aya at ng matiwasay.
Then ang panghuli po guys, hindi rin po nawawala. For sure alam nyo po ito. Ito po yung halaman na Ledeburia socialis or mas kilala bilang silver quills or forever rich plant. Ito po is napaparami po sa pamamagitan po ng leaf cutting. Yung mga batik-batik na portion ng ating forever rich plant, yan po ang sumisimbolo ng masaganang pamumuhay. Sumisimbolo ang mga batik din po sa kasaganahan, sa kaperahan, pananalapi. At wag na wag nyo po siyang ilalagay doon sa isang portion na mainit. Dahil kapag labis po ang kanyang nakuha na init, ito po is madaling natutuyuan ng mga foliage or dahon. Kung kaya naman, maglaan po tayo ng isang lugar or lokasyon, particularly sa windowsill, indirect sunlight po ang kailangan ng ating halaman na ito. Short background lamang po sa halaman na silver quill or forever rich plant, ang kanya mga dahon po ay nag-store or nag-iimbak ng tubig. Kung kaya, wag na wag po natin siyang didiligan everyday dahil yun po ang nagiging sanhi ng mabilisang pagkabulok ng kanyang mga ugat. At eventually, kapag namatayan po tayo ng mga house plants na considered lucky feng shui, yun po ang sumisimbolo ng hindi magandang kapalaran at oportunidad. Maganda po ang nagiging simbolismo ng ganitong halaman dahil kapag namulaklak, maraming blessing po ang darating sa aming buhay at sa ating buhay na rin po. Simula po nung napamulaklak ko ito, hindi talaga nawawaglit ang mga blessing na nare-receive ko at considered wish granter din po ang halaman na ito dahil simula po nung sinabihan ko siya ng aking mga good intention, hindi lamang po para sa aking kapakanan kundi sa kapakanan ng aming pamilya at ng ibang tao, after 6 months of waiting na monetize ang YouTube channel ko na si Sir Mio Vlogs. Kung kaya wag na po kayong magpawala ng ganitong halaman dahil napaka miraculous dahil sa pamamagitan lamang po ng dahon ay ito po ang magsisilbing daan para makapagbigay sa atin na maraming supling panibagong halaman. At kapag maraming anak ang kanyang naibigay, maraming blessing po ang dulot. Ang bulaklak po ng ganitong silver quill or forever rich plant ay kulay puti, at kapag napamulaklak, maraming opportunity ang mapwede niyang ibigay sa ating buhay. Napaka-healthy at lush po dahil isa po sa mga sekreto ko ay naglalagay po ako ng powderized eggshells na siyang nagsisilbing organic fertilizer sa kanyang lupa. Maraming salamat guys sa walang sawang pagmamahal at suporta. Nawa po ay nakapulot po kayo ng mga ideya, kaalaman at impormasyon para matulungan tayo ng ating mga halaman sa pagtupad ng ating panalangin, pangarap sa buhay. Hanggang sa muli po, ingat po tayong lahat, naway sa lahat ng bagay, ang Diyos ay laging papurihan.